Code of Ethics din po sana, Ma'am, from Ma'am Geneva. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Ngayon, pag-aralan natin ang Code of Ethics for Professional Teachers. This is Resolution Number 435 or PRCBR 435. So dito, teachers, dapat aware tayo. Like for example, yung shall be physically, mentally, and morally fit. So anong under siya? Under Article 2, the teacher and the state. So dapat aware kayo kung saan under siya ng article. Madali lang itong intindihan, teacher, kapag isa sa buhay ninyo or i-relate nyo sa tunay na buhay as a teacher. And now, let's review the Code of Ethics for Professional Teachers. Let's start with Article 2. Article 2 is the teacher and the state. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin dito yung bilang isang guro at sa state natin. So, dapat familiar kayo sa Section 1, Section 2, hanggang Section 8. So, ang gagawin ko dito, teacher, is i-explain ko lang sila by article. Pero kayo na po yung bahala na mag-memorize or saan under siya, anong section po siya, ha? And now, pag-aralan natin ano yung under the teacher and the state. Bilang isang teacher, kailangan pinopromote mo ang national pride, kinukultivate mo pagmamahal sa country. Sinasabi mo ano yung policy ng states at nagtitake ka ng oath. As a teacher, kailangan physically, mentally, and morally fit ka. Pagdating sa trabaho mo, dapat committed ka. Hindi ka sumasali when it comes sa pagpo-promote ng any political, bawal po yan, religious, and shall not directly solicit or require money as a teacher. Kailangan ay bumoboto po tayo. Hindi natin ginagamit ang position natin as a teacher para mag-promote ng something or nga ng mga religion or ng sa politika. Or gagamitin mo ang position mo sa masama. O bumili kayo ng ganito ha, dapat ganyan. No. Ibig sabihin ba, pag teacher ka, may authority ka na to do something which is not good naman. At nasabi ko na din nga po, teachers, ang academic freedom. May academic freedom tayo. This is under the teacher and the state. Like for example, sa isang research, may nalaman kang product, you have the freedom, no, na ilabas yung product na yon. And those are under the teacher and the states, Article 2. Now let's move to Article 3, the teacher and the community. So here, as a teacher, kailangan nagfa-facilitate tayo. Ibig sabihin, hindi lang tayo turo ng turo, pagka tayo ay facilitator. At binibigay natin ang best natin na magbigay ng conducive environment. Ibig sabihin, komportable ang mga bata, natututo sila. And as a teacher, kailangan isa tayo sa mga nagli-lead when it comes sa pagpa-participate sa community. And we behave with honor and dignity. Ibig sabihin, iniiwasan natin yung pagsusugal, pagsisigarilyo, nalalasay, illicit relation part. Hi ma'am, thank you po sa pag-share po ng reviewer at learnings niyo po. Kahit bago ko lang po kayo na follow, marami na po akong natutunan sa inyo. Maraming salamat po. By the way, future LPTs, baka yung mga nire-request nyo po ay mga nasa playlist na po, ha? May playlist po ako dito sa TikTok, nakabay subject na yan, and may episode part yan para hindi po kayo malito or maligaw. And meron din po tayo sa YouTube sa Vinyl Vlogs po. Sa Vinyl Vlogs po kasi nakakompile na sila, di tulad dito sa TikTok by 3 minutes lang. Di tulad sa YouTube po is nakakompile na sila, sama-sama na sila sa isang video. And now, let's have the part 2 of Code of Ethics. So, teacher, tapos na tayo sa the teacher and the states po, no? Familiarize it po, please. Saan silang under ng article or what section? And also, the teacher and the community. So, bigyan ko pa, elaborate ko pa ng konti itong section 3. Alam nyo ba, as a teacher, hindi naman porket teacher ka, bawal ka nang magsugal, bawal ka nang mag-smoke, bawal ka nang uminom, or magkarelasyon sa estudyante mo. Pero may explanation yan. Teachers, pwede ka naman magsugal pero dapat hindi mo pinapakita. Huwag sobra. Pero mas okay na huwag na because we have to behave with honor and dignity, ika nga. Pwede din naman magsigarilyo pero huwag sa public. Pwede ka ding uminom pero light lang. Huwag mong papakita sa public, no? Lalo na kung lasing ka na, hindi mo na alam, hilo-hilo ka na. No. At syempre, iniiwasan natin magkaroon ng kabet, ng ganyan, mga relasyon na mali. At ito ba, teacher, pag sinabi ba, bawal ba makipagrelasyon sa estudyante? Tandaan nyo, teacher, pwede naman. Pero dapat, nasa legal age, 18 years old above. At ito pa, kailangan kung may relasyon kayo, huwag nyong ipapakita sa public, dapat hindi alam, isikreto nyo na muna.
So, tandaan ha, behave with honor and dignity. Pwede yung mga yan, pero wag sumusobra, wag sa public, sikreto lang. Pero mas okay na wag na. Sabi, no, pag-teacher. Next, punta tayo sa the teacher and the profession. Bilang isang guro, kailangan proud ka, masaya ka. Dapat pinagmamalaki mo na teacher ka. May tanong nga dito sa let. Kapag nakasama mo yung mga dati mong kaklase, tapos sila mga architect na, engineer, nag-uusap-usap about sa sweldo, ano ang gagawin mo? Mahihiya ka ba sa course na meron ka? Or sa profession na meron ka? No, kailangan proud ka. As a teacher, kailangan ginagawa mo ang best mo. Give your best. Sa exam, give your best. And also, under this Article 4, kailangan is nagpa-participate ka pa rin continuing education. Sabi nga, bilang isang guro, hindi tayo natatapos sa pag-aaral. Sabi nga, once a teacher, always a student. No end learning. O dapat, nationally and internationally competitive tayo. Lifelong learner. Part 3! More videos po, ma'am, please. Nakaka-motivate po mag-review. From Mom Lane. And now, let's have the part 3 of Code of Ethics. And now, let's move to Article 6, the teacher and the higher authorities in the Philippines. Teacher, kung may Article 5 man, pakihanap na lang po. Parang ako din nalito dito kasi parang wala yung Article 5 nung tinitignan ko yung mga section-section or itong Code of Ethics na to. If meron po. Okay, ang ibig sabihin dito, teacher, no? Dito sa the teacher and the higher authorities in the Philippines, bilang isang teacher, kailangan is ginagawa natin yung duty natin. Gumagawa tayo ng honest effort na intindihin, na suportahan natin yung mga legitimate policies sa school, regardless of personal feeling. Naramdaman nyo na ba to? Kapag sa isang paaralan, no, sabihin natin wala ka pa sa public or sa isang school, you do not like the system. Pero bilang isang guro, kailangan is iniintindi mo at sinusuportahan mo yung mga policies na meron sila. Kasi nga, ikaw ay nakikitrabaho doon, regardless of your personal feeling. Next, huwag kang gagawa ng anumang false accusation or charges against your superior, especially under anonymity. And then, shall transact all official business through channels except when special conditions warrant a different procedure. So, etong channels na to, ito yung sagot dito nung kaya naka-highlight yan. So, minsan may lumalabas dyan na shall transact all official business through blank, tapos sasagutin nyo ano yun. So, the answer there is channel. Now, let's move on. Article 7, school officials, teachers, and other personnel. So, dito kailangan is tumutulong tayo, may sympathy tayo sa bawat isa. Sa madaling salita, kailangan marunong tayo makikooperate, mag-participate. And then of course, yung mga nasa taas natin as a teacher, kailangan is tinutulungan nila tayo, ine-encourage nila tayo, or mag-attend sa mga professional growth. Bawal, kaya nga diba may mga semi-seminar na pinapa-attend tayo. So, nandun din yung promotion that nare-recognize, okay? So, we participate in conference or any programs for the professional growth. Next, Article 8, the teacher and learners. So, as a teacher, may karapatan tayo, it's our right and duty, no, to determine the academic marks and the promotion of the learners. Tayo yung nag-evaluate sa mga estudyante natin. Of course, we recognize the interest and the welfare of our learners. Dapat justly and impartially. Fair tayo, teachers. Walang favoritism. Under no circumstance shall a teacher be prejudice nor discriminatory against any learner. Hindi tayo tumatanggap ng gifts or any favor, lalo na kung may special na gusto silang pagawa. Basa mo yung anak ko, bibigyan kita ng ganito, itaas mo yung grade niya. No, no, no! Part 4! Galing, mas naiintindihan ko talaga lalo sa inyo, ma'am. Thank you so much po, ma'am. Maraming salamat din po. And now, let's have the part 4 of Code of Ethics. Now, let's continue the teacher and learners under this, no? Not accept directly or indirectly tutorials. Teachers, hindi po kayo pwedeng mag-tutor ng mga estudyante ninyo. Pwede po kayong mag-turo or magbigay ng extra time, pero hindi kayo pwedeng maghingi ng fee or magpabayad. Huwag tayong accept ng directly, indirectly. Pwede kayong mag-tutor sa labas na, and then hindi nyo estudyante. Shall base the evaluation of the learner's work only on merit and quality of academic performance. Kailangan is i-evaluate natin ang mga estudyante natin, ang mga grades na binibigay natin is based lang sa kanilang mga ginagawa.
Teacher, medyo kailangan i-memorize-memorize na ng konti to, ha? So, ito yung sinasabi ko. Yung kapag may love na na-develop. Teacher, pwede naman tayo mag-boyfriend or girlfriend ng estudyante natin, pero dapat secret lang at nasa edad. Oh, as a teacher, we shall exercise utmost professional discretion to avoid a scandal. Memorize that. Or kaya tandaan, huwag nang kalimutan. Now, let's move to Article 9, the teacher and parents. Teacher, dinadalian ko lang ha, kasi ayaw ko talaga ng mahabang part. Kasi feeling ko ayaw niya din na may part-part. Okay, the teacher and parents. So, bilang isang teacher at relation natin sa mga nanay, sa mga magulang ng mga estudyante natin, kailangan is maayos yung relation natin sa isa't isa. So, as a teacher, kailangan ipakita mo din that you are confident. As a teacher, kailangan is nire-respeto ka, confident kang ipakita mo sa kanila na that you are a teacher. And also, ganun din yung ipapakita mo sa kanila. You have to respect. Kaya nga sabi is, maintain cordial relation with parents. Teacher, kailangan pantay-pantay lang po tayo, ha? Wala rin favorite-favorite. Same. Tayong pinipili kung sino yung mas malak... may char. Yung sino yung nagbibigay, ganun. Wag, pantay lang. Know our boundaries. Iba yung relation nyo kung magkaibigan kayo. Iba yung relation nyo sa labas ng school. Iba yung relation nyo as a teacher and parent. So, teacher, kailangan ini-inform natin yung parents natin, no? Through proper authorities of the progress or deficiencies. Ibig sabihin is, ina-aware natin, di ba? Kaya nga, lagi kapag may cards out, sinasabi natin dyan, oh, ito po yung achievement ng anak nyo, ito po yung kailangan i-develop pa sa kanya, ganun. And as a teacher, syempre, kailangan is, pakinggan din natin kung may complain ang mga magulang. With sympathy and understanding, and show discourage and fair criticism. Article 10, the teacher and business. O teacher, huwag niyong bawalin kung business-minded si teacher kasi pwede naman po. Pwede pong magtinda ang teacher. Sabi dito, has the right to engage directly or indirectly. Part 5. May YouTube ka ba, ma'am? Ganda niyo po mag-explain at gusto ko po ang mga mnemonic niyo po. LPT 2023 po. Yes po, meron po akong YouTube, Vinyl Vlogs po. At nakapost po doon yung mga pinopost ko dito sa TikTok and doon po is nakakompile na sila. At doon din po ay nagpo-post po ako ng mga drills, some let, char, mga sample let. And then yung mga sinishare ko po dito, yung mga natutunan ko during college and nung nasa CBRC po ako, tandaan. And now let's have the part 5 of Code of Ethics. Okay, sabi ko nga po teacher, under the Article 10, the teacher and business, sabi ko po, ay pwede naman po tayong magtinda. We have the right to engage directly or indirectly. Pwede tayong mag-business, no? Provided it does not relate to or adversely affect his work. Ibig sabihin, pwede naman tayong mag-business teacher basta hindi nadadamay na apektuhan ng ating pagtuturo. Nakakapagturo tayo ng maayos, nabibigay natin ang kalidad ng ating pagtuturo. At hindi natin ginagamit ang oras ng pagtuturo. Next, as a teacher, kailangan i-maintain natin ang good reputation with respect to financial matters. Kailangan hindi tayo ganon na malalaman nila, sobrang dami nating utang, puro tayo loan doon, loan dito, ganun. Pero yun nga, hindi naman natin maiiwasan na sa teacher, diba? Kasi ang baba lang ng sweldo. Mababa yung sweldo, mataas ang ating pangarap. Yes, gusto nating magturo, pero hindi sapat, lalo na kung gusto nating bumuuna ng pamilya. Char! Basta, sa teacher, maintain mo yung good reputation with respect and financial matters. And next, no teacher shall act directly or indirectly as agent or be financially interested in any commercial venture which is furnish books, except only when his assignment is inherently related. Medyo kailangan tandaan nyo din tong part na to. And last, the Article 11, the teacher as a person. Bilang isang teacher, kailangan ay... We live with dignity in all places at all times. Saan ka man mapunta, teacher, at teacher ka pa rin. Shall place premium upon self-respect and self-discipline. Kailangan is pinapakita mo na rinirespeto ka, nirirespeto mo ang sarili mo, may disiplina ka. Sabi nga eh, role model po tayo. Maintain at all times a dignified personality, serve as a role model worthy of emulation. Kasi ginagaya tayo ng mga bata, pakita natin na dapat kagaya-gaya tayo, no? By learners, by peers, and others. Always recognize the Almighty God or being as guide of his own destiny and of the destinies of men and nations. Bilang isang guro, kailangan is may kinikilala tayong Diyos, may gawa sa atin, at lahat ng bagay ay humihingi tayo ng guide sa Kanya.
At yun lamang po para sa ating Code of Ethics. Salamat po!